ulit yung mga kamay, first-timers. Katabi mo ba yung tao nag-invite sa'yo? Yes! Titigan mo nga yan mata sa mata. Yung tao nag-invite sa'yo, meron po yung nakitang opportunity. Kung bakit ka kinulit-kulit-kulit-kulit-kulit invite dito, imagine nyo, holiday, ibig sa nagpapahinga ka, in-invite ka pa dito. Tama ba? Yung hindi naman normal na pinagtatawagan ka, kanina tumatawag. Kulit na kulit sa'yo, tama ba? Yes. Bago bumunta dito, hindi naman normal na nilibre. Nilibre ka pa bago bumunta. Pinakain ka ba? Pinakain po kayo? Yes. Yun lang. Yung tao nag-invite sa'yo, kung bakit ka kinulit-kulit-kulit-kulit pumunta dito dahil meron niyang nakitang opportunity. Opportunity na pwedeng makatulong sa ating lahat at hindi ka magsisisi. Bakit po ang lakas ng loob ko sabihin sa inyo na hindi kayo magsisisi? Sa mga first-timers po, katulad nyo rin po ako, naging first-timer din. Ang difference nga lang po natin, na-invite po ako 8 years ago, nung ako po ay estudyante. Sino po ba dito ang estudyante, taas ang kamay? Yan, so baka makarelate po kayo sa akin. Noong time po na yun, okay lang ba magkwento? Yes! So noong time po na yun, nung ako ay na-invite, sabi sa akin ang tao nag-invite sa akin, Michelle, pag sumama ka sa negosyo ko, yayaman ka. Pag sumama ka sa negosyo ko, magiging milyonarya ka. At pag sumama ka sa negosyo ko, lahat ng pangarap mo pwedeng matupad. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Sabi ko, pambihira ka, hindi pa tayo nagsisimula ng negosyo, mukha ka ng lugi. Tingnan mo kayang katabi mo kung mukhayang payaman o lugi. Dapat mukhayang payaman, tama ba? Kasi nasa imbyo ba yun? Sabi ko ngayon sa kanya, ikaw talaga. Estudyante tayo, nandito tayo sa school para mag-aral. Hindi kung ano-anong negosyo yung sinasabi mo sa akin. Kung ako sa'yo, iba na lang invite mo, abang masunurin. Yung lahat po ng classmate namin, lahat na huminga sa school namin, kahit hindi niya kakilala, ang kapal ng mukha, iniibita. Ganon kalala yung tao na yun. So, to cut the long story short, everyday na po akong ini-invite, kahit po malayo, yung tipong kumakaway na, alam niyo po ba yung tang parang may radar? Yung tipong malayo ka pa lang nandiyan na nakita ka na? Eh ako naman, kunwari, hindi ko siya nakita. Tatalikod ako ngayon, tapos kunwari, aalis na ako. Para lang hindi niya ako ma-invite dito sa In Global. So, sabi ko nga, to cut the long story short, after 6 months of doing In Global, itong taong to, binalikan niya ako. At pagbalik niya sa akin, nagdadrive na siya ng brand new Mitsubishi Lancer. Wala pa kayo naman po. Ang pangalan po ng taong to, Ryan Recalde. So sabi ko sa kanya, ikaw, yung sasakyan mo, bagong-bago, brand new, wala pang plate number, purong plastic pa yung loob. Kung kanina may nirag-isa, ole mo na. Hindi mo ako makuha sa paganyan-ganyan mo. Ganyan naman yung mga company yan. Kunwari nakuha mo, tapos sasabihin sa'yo. Hindi ko po sinabing illegal yung negosyo niya, pero ano pong point ko? Ako po ay anak ng negosyante. Sino po ba dito ang negosyante? May kakilala na lang na negosyante para nagkakaintindihan tayo. Yan. So, nung time po na yon, sabi ko nga eh, hindi ko sinasabing illegal yung negosyo niya, pero anong point ko? Ako po ay anak ng negosyante. Alam ko po, ang negosyo, kapag ikaw kumita sa business mo, hindi mo naman agad yan binibigyan mong bagay. Tama ba? Yes. Yung kinita mo doon, ilalagay mo doon sa negosyo mo hanggang sa lumago. Pag may sobra ka ng profit, tsaka lang bibili ng gusto mong sasakyan. Madalas nga po, second hand or pre-owned. Tama ba? Yes. Tapos itong Ryan Recalde, in 6 months time daw, nakabili ng kotse. Napakalaking question mark po yun sa akin. Lalo na, pareho kaming estudyante. Ito pong malupit. Estudyante siya sa umaga, sa gabi, negosyante. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh, empleyado nga 10 taon na, nigulong ng kotse, wala pa nabibili. Eh, ito ngayon, 6 months lang. So, yung duda ko po, lalo kung nagduda ngayon. Sabi ko, hindi. Makakabili din ako ng kotse niya. Pero ito po ang nangyari. After ilang weeks, yung kuya kong pangalan niya naman, Margo, tumatakbo, sabi niya, grabe, yaman ako. Sabi ko, nang yaman, mayaman na tayo, kain na gutom lang yan. Sabi niya, hindi, basta alam ko, yayaman ako, makita ko ng malaki. Sabi ko, yan na naman ata yung negosyo na yan. Naku, yan yung recruit na yan. Naku, pati ba naman ikaw nagpaloko? Para hindi ka na nag-isip. Alam mo yung mga ganon, mga normal sa tao, maging negative. Tama ba? Yes. Sino po ba dito ang negative, taas ang kamay? Ako lang po ba? Para ako lang nagtasa. Normal ba sa Pilipinas mga negative kagad? Yes. Alam mo, nung time po na yun, sobrang dami kong mga sinasabi
sinasabi. Alam mo, tawag niya sa akin, ikaw dream stealer ka. Sabi ko, wala akong pakialam. Gumaganon pa ako. Alam mo yung tipong kapag concern ka sa kapatid mo, tipong sabi ka lang ng sabi, eto po ang nangyari ngayon. After ilang weeks, yung kuya ko, nag-BP lang ng pera sa harapan ko. Nagpa-500, tago 1,000. Kada baba ng pera ng mga ano, gumaganon din si ate, oh. Akala ko, ano ba, iba na naman, gumaganon din ako. Sabi ko, saan kaya nakuha yung kuya ko yung ano, yung pera niya, ang dami. Siyempre, negative ako. Sabi ko, saan kaya kinuha? Ikaw, anong mga pinaggagawa mo? Sabi niya, eh, sabi ko sa'yo, nagre-negosyo ako. Hindi naman totoo yan. Naku, mawawala din yan. Negative, tama? Yes. Sobrang negative ko po noon. Eto ngayon, everyday halos nag-aaway kami ng kuya dahil po sa in-global ng business sa pinasok niya. Tipong kung lalaki nga daw po ako, pinagsusuntok na daw ako eh. Buta na lang daw babae ako. So, inahayaan ko lang siya. Habang inahayaan ko siya, siya pa rin tuloy-tuloy. After 8 months of doing in global ni Marco, ng kuya ko, nakapaglabas po siya ng Honda Civic niya. Palakpak kayo naman. Noong nakapaglabas ang kuya ko ng sasakyan, tumahimik na po ako. Yung pride ko na napakataas, unti-unti ko na pong nilulunok-lunok. Bakit? Yung mga kasama namin, mga schoolmates namin sa school, every time na nagkakakita kami, yung tipong may mga resulta, may motor, may kotse, tuwing nagkakita-kita kami, nagpapakita ng 5,000, 10,000, 20,000, kada week po yun. Sinong di mababaliw doon? Tama ba? Yes. Pero syempre, doon pa rin yung negative sa akin. Di naman maiwasan yun. Tama ba? Yes. Ito ngayon ang malupit. Sabi ng kuya ko, bakit hindi mo subukan? Kasi sabi niya sa akin, paano wala nakikita kung hindi mo subukan? So, ginawa ko sa kanya, kuya, yung negosyo mo, mukhang maganda yan, ha? Baka pwede ako dyan. Yung narinig na ng kuya ko yung salitang baka pwede ako dyan, abang piresentan ako, binabulog, wala po ako naiintindihan. Sabi niya, pag sumali daw ako, yayaman daw po ako. E di pikit mata po akong nag-invest. Naglabas po ako ng pang-capital. Siguro sa mga first-timers na lilito, ba't kami may capital? Ito po pinag-uusapan natin, negosyo, ha? Yan, so naglabas po, pikit mata ko, yung tipong gusto kong kilain ulit eh, parang gusto kong bawiin eh. Di ba, bisa ganun, invest ba? Ay, parang ayoko na, sige na nga, ay, ayoko, parang ganun eh. Di ba, may mga ganun tao? Lalo na estudyante ka, yung mga pinag-ipunan ko po ng elementary, high school, college ako, nandun lahat. Sabi ko, naku, bakit kinakabahan ako rito? Sabi ko, hindi. Bakit nag-join daw ako sa in-global? Yayaman daw ako. E di sabi ko, sige, susunod na ako. Kasi nagpapakitaan sila ng cheque, tama ba? After one month, papakitaan pa rin sila ng cheque. Ako wala pa rin, sabi ko. Sige, next lang ako. After second month, papakitaan pa rin. Lumalaki, sabi ko, next na ako. Pagdating na ika third month, sabi ko, walang yakang kuha ng budol-budol mo ko. Akin pero ako, ayoko na. Ano pa ako mag-aim global? Sabi niya, hindi na pwede, encoded ka na pala. Anong encoded? Wala akong alam. Sabi niya, di ba nag-join ka? Sabi ko, oo. Di ba may product kang nakuha? Oo. Benta mo para makabawi ka. Sabi ko ngayon sa kanya, hindi, ayoko na. Gusto ko yung pera ko. Sabi niya, hindi na. Gusto mo makabawi? Sabi ko, oo naman. O sige, sama ka sa akin sa Ortigas. At school po namin, Adventist University of the Philippines, sa Silang, Cavite. Imagine niyo ang layo. Gusto kong pabiyahin ng kuya ko papunta ng Ortigas, Dipset Office. Sabi ko, anong oras? Sabi niya, alas 7 yung seminar. So, kailangan list tayo doon mga alas 2, alas 2. Sabi ko, naku, magugutom ako, mabubuyat ako. Lahat na naman ang negative. Naisip ko na naman. Sabi ko, hindi na bale. Kayo na lang, sige, magtitiis na lang ako. So, yung kuya ko, every month, meron siyang kinikita ng kinikita. Ako, wala pa rin, bokya pa rin. So, na-realize ko later on, na yung pinasok ko po pala ay negosyo. So, pag sinabing negosyo, pag may narinim ka, may aanihin ka. So, ibig sabihin pala, kailangan pala, mag-invest din pala ako ng oras dito. Kailangan pala pag-aralan ko siya para maintindihan ko the whole picture ng pinasok ko. So, yung time po na yun, hindi ko po, hindi talaga ako maattend, hindi talaga, nibuksan po yung brochure na hindi ko magawa. Dahil nandun pa rin yung konting pride ko. Tapos, to cut the long story short, nagkaroon po ako ng chance na pumunta ng AIM Global. So, umattend po ako. Ganito rin po karami. Actually, sa third floor po, sobrang dami po. Iba na rin po yung amoy. Ang init na rin po. Ganun nangyari. Tapos, after the seminar, sabi ng kuya ko, oh, di ba ang ganda? Sabi ko, ang ganda. Oh, may naiintindihan ka pa? Wala. Kasi nagpunta po ako sa seminar, hindi para mapag-aralan, pero para ma-entertain. So, habang tumatagal na hindi ko siya pinag-aaralan, tumatagal din na hindi ako kumikita. Eh, yung 4-year course ko po, tinapos ko lang siya ng 3.5.
So may half semester po para gawin yung or maghintay ng graduation ko. So sabi ko, sige, bibigyan ko yung sarili ko ng isang chance. Pag-aralan ko yung AIM Global, tatry ko lang. Total, wala naman akong gagawin. Nag-aantay na lang ako ng graduation. Tama ba? Yes. So nangyari po, umaten-aten ako. Kahit baduy na baduy ako sa 1,000,000 na ganyan, tawa ko ng tawa, wala po, nilunok po lahat. Lahat po ng ante talagang itinanggal ko sa katawan ko. Lahat talaga, as in pinag-aralan ko from basic. Nakakaloka po. Talaga yung word ko, nakakaloka. Grabe po, nakakabaliw po talaga. After 1.5 years of doing AIM Global, seriously, ako po ay awarded as one of the top millionaires ng AIM Global. I mean, yung millionaires ng AIM Global. Imagine nyo po, at the age of 21, ako po ay millionaire na. At the age of 21, nagdadrive na rin po ako ng sarili kong sasakyan. Palakpakan nyo naman. So sa ginagawa po natin, kapag po pala naging committed ka, dedicated ka, pag pinag-aralan mo siya, pag may tinanim ka, talaga may aahilin ka. Alam mo ako po ay BS Commerce major in marketing. Napag-aralan ko po na ang AIM Global or networking is a legitimate business. Nagiging ilegal lang po siya dahil sa mga taong involved po. Alam niyo po ba may tatlong klase ng negosyo? Okay lang, nandiyan pa po ba kayo? Yes! Ang lamig po dito, actually para ako nagsusnow. Sarap pa. May tatlong types po ng business. Number one, pakisabi sa katabi mo, build. Build! Ibig sabihin ng build, gagawa ka ng sarili mong negosyo. Pag gumawa ka ba ng sarili mong negosyo, kailangan mo na mataas na capital. Yes! Kapag po ba may sarili kang negosyo, kailangan ba magaling kang mag-isip ng concept, ng marketing mo, ng sales mo? Kailangan ba marami ang skills mo? Yes! At dahil nasa building stage ka, nandun po yung risk na baka hindi tanggapin ng target market mo yung concept ng produkto mo or ng negosyo mo. So yung risk mo po dito, napakataas. Tama ba? Yes. Number two, pwede ka po palang mag-buy. Pakisabi sa katabi mo, buy. Buy. Ibig sabihin ng buy, in other words po, ito po yung franchise. Familiar sa franchising? Yes. Kapag po ba nag-franchise ka, kailangan mo na mataas na capital? Yes. Dito, sa franchise, kahit wala ka masyadong skills, okay lang kasi may mga trainings. Tuturuan ka po nila, may sistema na sila. So kahit po hindi masyadong mataas yung skills mo, okay lang. At dito, dahil may pangalan na po sila, may concept na, may mga trainings, may marketing na, yung risk mo po dito, hindi ganun kataas compared pag ikaw mismo magbibuild ng sarili mong negosyo. Nasusundan po ba? Yes! Gusto ko po itong i-share sa inyo para maliwanagan po kayo kasi ito po yung napag-aralan ko, pero pinalitan ko lang po ng term. Number three, ito po yung favorite ko. Ito po yung tinatawag na joy. Pakisabi sa katabi mo, joy. Joy! Ibig sabihin ng joy, makikisali ka sa isang company. Pag nakisali ka sa isang company, hindi mo kailangan ng mataas na capital. Pag nakijoin ka sa isang company, meron na yung concept, meron na yung marketing, meron na yung mga training. Kahit hindi masyadong magaling sa sales, sa marketing, okay lang kasi may mga trainings na tuturo sa'yo. So kahit mababa yung skills mo dyan. At dahil nga makikijoin ka lang at mababa lang yung capital na inilabas mo, ang risk mo po dito, mababa lang din. So pinaka-favorite ko po is join. At maganda pong example ng join is network marketing. At kung sasali ka rin naman po sa network marketing, bakit hindi na sa AIM Global ang number one network marketing? Pala, ito po yung negosyo na kahit ikaw ay estudyante, empleyado, negosyante, bakante, kahit wala ka pong ginagawa o housewife ka, ito po yung negosyo mong pwede mong gawin kahit part-time. Ang tanong, maganda ba yung negosyo na ganon? Yes! Yung negosyo kahit empleyado ka, pwede kang kumita ng malaki. Yung tipong kahit nasa bahay ka, nag-aalaga ka naman ako po, Facebook lang, pwede kang kumita ng malaki. Maganda po ba yun? Yes! Pag may negosyo opportunity na ibibigay sa inyo, ang tanong, tatanggapin mo ba? Yes! Magiging open-minded ka ba? Yes! Ang tanong, sa mga first-timers, willing ka po ba mapakinggan yung i-share po namin sa yung opportunity na pwede mababago yung buhay mo? Yes! Ang malupit po nito, dahil negosyo ang pag-uusapan natin, para kumita ka ng malaki, kailangan may malupit at magandang produkto. Naniniwala po ba kayo na pag magandang produkto, mas mabilis ka kumita ng malaki? Yes! Ang maganda po dito, ang AIM Global po, tayo po ay may mga exclusive products na tayo lang mismo
mo ang nagdi-distribute. Kapag ikaw na ang nagdi-distribute ng mga products mo, mas mabilis bang i-market yon? Yes! Kapag ang mga produkto mo, mabilis i-market, lalo na ang partner mo ay international, mga billion-dollar company, mas mabilis ba tanggapin ang market? Yes! Ang maganda niyan, yan, good morning, millionaire. Sige, click natin. Ang maganda po niya ng AIM Global, yan, Alliance Motion Global, nag-start po tayo noong March 18, 2006. So tayo po 11 years na plus na po. Ang maganda po niyan, ito po kinaupuan nyo, ito po yung head office po natin. So meron po tayong mga founders, sila po ay ito po ay Filipino-owned company. Share ko lang po kayo ng ano, ng konting fan. Sige, ganun yun lang po. Kawawa naman po iba. Yan. So, meron po tayo si Dr. Ed Gamatang, ating visionary president, CEO. Yan po ang ating president in partnership with Engineer Francis Miguel, ating CFO, Chief Finance Officer. At si Mr. John Asper, ating Chief Marketing Officer. Sila pong tatlo nagsama-sama para itayo po tong AIM Global. Ang maganda po niyan, sila po ay hindi basta-basta negosyante lang. Sila po ay mga networkers. Ibig sabihin, sila po ay galing din po sa katulad natin na networkers. Kaya alam po nila yung pakiramdam ng networkers. Ang maganda po, ang company po natin, 100% Filipino-owned company, pro-distributor pa. Kaya naman po, napakaganda po. At imagine nyo, ang AIM Global po, napakadami na pong achievements. Bibilisan mo na lang po yung ating yan, mga outstanding awards. Ito po yung mga international. Isa po sa malupit po ng AIM Global, every year po, tayo po ay na-acknowledge, ina-awardan, nero-recognize ng BIR. Ano po ba yung BIR? Bureau of Internal Revenue. Ang BIR po ba, mahigpit o sobrang higpit? Sobrang higpit po niya, hindi po tayo kinakasuhan, pero ina-acknowledge po tayo, nero-recognize, ina-awardan as top, as the one of the top companies po na nagbabayad ng napakalaking tax at on time. Palapakan niya naman po. Legal na legal. At tayo rin po ay nabibigay ng pride, hindi lang po sa AIM Global, pero sa buong Pilipinas, because of this award sa Guinness Book of World Records, tayo po ay nagkaroon ng largest human smiley. Ang ginawa po namin, sino po bang naka-experience nito? Ang ginawa po namin, nagsuot po kami ng mga hood na may black at yellow. So ginawa po namin, nasa 8,000 plus po tayo, gumawa po tayo ng napakalaking smiley. At meron po tayong nabitma na sa 4,000 lang. Imagine nyo, AIM Global, pride po ito ng buong Pilipinas. Meron din po tayo, most people wearing masks. Ang ginawa po natin sa Philippine Arena, dahil 3 consecutive years na po tayo nagkakanda ng ating anniversary, ang ginawa po natin doon, na lahat po kami, 40,000 plus, nagsuot po kami ng mask. At kaya naman po, nagkaroon tayo ng record niyan ng most people wearing mask. Palakpakan naman po natin doon. Dami nating awards. So dito pa lang po sa awards, panalo na. Eh ang malupit po nito, meron po tayong magagandang partners. Kasi kung tayo ay magdi-distribute ng mga products natin, kailangan maganda rin po at globally competitive ang ating mga partners. Tama po ba yun? Yes. Yan. So we have Nature's Way. Ito po ay more than 40 years na po siya nag-exist sa US. Ang maganda po nito, siya ang number one premium herbal sa USA. Ang maganda po nito, nung ako po yung nagsisimula sa AIM Global, pangarap po lang pumunta dito. Yung tipong every time may nag-represent sa akin, mag-represent po dito about Nature's Way, sabi ko, naniniwala po ako, pero nung mismong nakatapak ako sa Nature's Way, doon po talaga ako, nag-overshoot ang aking paniniwala, grabe. Mismong yung paano gawin ang mga products natin, kung paano po siya i-formulate, kung paano ilagay sa capsule, lahat-lahat po, doon kitang-kita ko. So, lahat po ng ating mga machines, mga multi-million dollar. Imagine mo, ang Nature's Way, ito po ay US company, nakipagtayap sa Filipino company. Nakaka-proud po ba yun? Yes! Ang maganda niya, hindi lang Nature's Way yung ating partner, meron din tayong DSM. Ito po ay multi-million euro company, meron pong Wader, multi-billion dollar company, meron pong AMS Life Science, multi-million yen company, so napakaganda po ng mga products po natin. So sa panahon po ngayon, familiar po ba kayo sa salitang health is wealth? Yes! Lahat po ba ang mga tao ngayon health conscious? Yes! Pansin niyo po ba, pati tubig po natin may nakalagay doon with antioxidant. Pansin niyo po ba? Yes. Yung tipong lahat ng kinakain natin, may nakalagay doon with vitamins, minerals. Pansin niyo po ba
akala po natin na health is wealth, hindi pa rin po natin masyado napapangalagaan. Imagine ninyo, kung ikaw po ay healthy, ang tanong, ang body mo ba healthy din? Kapag po ba healthy, nakapag-work ka po ba at nakapag-business ka? Yes! Andyan pa po ba kayo? Yes! Ah, napaganda dito, may income ka, tama ba? Yes. Kaya ka nagtatrabaho, para kanino? Para sa pamilya mo, tama ba? Yes. Pero ang tanong, lalo na kapag ikaw ang breadwinner, paano kapag ikaw ay nagkasakit? Makapagtrabaho ka pa po ba? Yes. Pag wala kang trabaho, may income wala? Wala. Pag walang income, malungkot o masaya ang pamilya? Malungkot. Ibig sabihin, kailangan po pala natin maging healthy, lalo na pag breadwinner ka, lalo na pag gusto mo makasama ng matagal ng pamilya mo, kailangan maging healthy ka. Madalas po kasi sa atin, takot magpa-check up. Bakit? May dalawang reason bakit tayo magpa-check up. Number one, ayaw malaman ng sakit. Tama ba? Yes. Number two, mahal magkasakit. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Di ba sabi nyo, natatakot pa kayong malaman ng sakit? Di ba kapag malala na yung sakit mo, pag sinabi ng doktor, naku ma'am, naku sir, 3 to 6 months ka na. Di ba mas nakakatakot yun? Tama ba? Yes. Ito sabi nyo, mahal gastos. Di ba pag malala na yung sakit mo, mas marami nang ini-inject sa'yo, marami nang medications, di ba mas mahal din yun? Tama ba? So, ibig sabihin, kesa dumating ka sa point na malala ka na, nahihirapan ka, bakit hindi ngayon na pinaprevent mo siya? Tama ba? Yes. Naniniwala po ba kayo na kailangan natin mag-invest sa mga health natin? Yes. Naniniwala po ba kayo na prevention is better than cure? Yes. Ang pag-pre-prevent po pala, kailangan pataasin natin ang immune system natin by eating lots of fruits and vegetables, by having many antioxidants. Ang maganda po dito sa ating produkto, ang products po natin ay matataas sa antioxidants na panlaban sa mga sakit. Alam niyo po ba, normally po ng mga nagkaka-dengue, mga mababa yung immune system. Normally, di ba maulan ngayon, ang madaling magkasakit, magkasipon, maggalagnat, yung mababa yung immune system. Pero kung mataas ang immune system mo, may protection ka, mas mabilis kang makapaglaban dun sa mga sakit. Tama po ba yun? Yes. Ang pinakamaganda po niyan, yung mga products po natin are high in antioxidants. Mga food supplements po. Pakisabi sa ating mga food supplements. Food supplements. Ibig sabihin po ng mga food supplements, ito po yung mga pagkain. Hindi po ito gamot. Yung iba po kasi sinasabi, ito po ay gamot. Hindi po ito gamot. Kaya po siya food supplements, pagkain po siya, sinusupplyan lang po yung kulang na nutrients sa ating katawan. Bakit po kailangan natin ng food supplements? Kasi nowadays po, mapapansin nyo, lagi tayong nagpa-fast food. Sino po ba dito mahilig sa fast food? Ako lang po ba? Mahilig po talaga ako sa fast food. Alam nyo, kaka-fast food natin, magugulat ka, pati buhay mo fast na din. Mahilig sa instant food. Kaka-instant food natin, magugulat ka, pati sakit mo, instant na din. Tama ba? So, kailangan meron tayong pang-prevent. Kailangan meron tayong protection. Ang pinakamaganda protection po natin, pakisabi sa katay mo, C24-7. C stands for cellular protection, cellular immunity, cellular energizer, cellular enhancement, cellular longevity, cellular nourishment, cancer protection, and cancer protection 24-7. Kung mapapansin nyo, sa mga unang mong sinabi ko, muro mga cellulars. Kasi ang C24-7 po natin, it is a capsule, it's a food supplement. Pag ininom po natin yan, didiretso po siya sa pinakamaliit sa loob ng katawan po natin, which is yung mga cells po natin. Ang cells po, yun po yung tumutulong sa atin para mabuhay po tayo. Yun nga lang, pag sobrang daming free radicals, ano po yung free radicals? Yung mga nagkakos po ng sakit. Example, sino po dito ang stress? Taas ang kamay. Biglang nagtingin ang muna bago magtaas, no? Titignan muna kung may kakampi. Alam niyo po dati, nung bata ako, akala ko pag stress daw, pag lumaki na ako, tapos may sobra-sobra na akong problema, akala ko yun yung stress. Yun pala, ang stress po pala ngayon, yung simple lang po nanood ka ng TV, telenovela, ano ba yung ano? K-drama. Mga K-drama. Hindi masyadong ano yun eh. Example, nanood ka, anong pinakamagandang palabas ngayon? Oo, ito na lang, probinsyano si Kuya talaga, oh. Probinsyano. Feeling ko nga hindi na siya probinsyano, tagal na po nag-i-air nun. Feeling ko taga-Manila na siya. So, ibig sabihin probinsyano, di ba may mga scenes na nakakasin?
nakaka-stress? Alam nyo ba lang, pag pala nanonood tayo, kahit simpleng nanonood ka lang, tapos nasa-stress ka dun, nainis ka dun sa kontrabida, stress na pala yun. At ang stress, pinanggagalingan ng simpleng oposipon hanggang stage 4 cancer. Imagine mo, nanood ka lang na stress ka, namatay ka pa. Tama ba? So, kailangan pala, para maiwasan ang stress, kailangan pangingitan mo palagi yung nasa kaliwa at kanan mo. Yan. Para maiwasan ang stress, para maiwasan ang simpleng oposipon hanggang stage 4 cancer. Imagine nyo, stress pa lang ang pinag-uusapan natin sa free radicals. Eh kung mahilig ka pa kumain ng mga fatty foods, mahilig ka pa uminom, mahilig ka pa manigarilyo, mahilig ka pa kumain ng kung ano-ano, paano na po yung health mo? Tama ba? Yes. Ang maganda po dito sa supplements po natin, pinoprotektahan niya buong katawan po natin. Simula sa pinakamaliit na buong katawan natin, pre-protection niya 24/7. Maganda po ba yun? Yes. Yan po sa 22,000 phytonutrients. Ibig sabihin po ng phytonutrients, ito po yung nutrients coming from the plant. So meron po tayo 29 vitamins and minerals and trace minerals. Normally, yan yung nakikita sa mga multivitamins. Pero ang C24/7 natin, hindi lang multivitamins. Bakit? Dinagdagan po natin siya ng 18 amino acids, good for our muscles, 14 super green foods and spirulina blend, yan po yung matataas sa antioxidants, 12 whole fruit juice blend, 12 whole vegetable juice blend. Kung mapapansin nyo, may nakalagay po dyan na whole. Ibig sabihin buo. That over 90% po ng nasa balat at nasa buto, nandun po yung mga nutrients. And normal yan yung kinakain natin. Example, pineapple. Anong kinakain natin? Laman. Laman. Subukan mo kainin yung crown nun. Ewan ko lang di magsugat-sugat yun. Pero dito po, laman, buto, juice, lahat po yan in-extract po dito. And according po sa WHO, ano yung WHO? World Health Organization, in order for us to become healthy, kailangan daw po natin kumain ng limang klase ng prutas at limang klase ng gulay araw-araw. Ang tanong, meron po ba dito kumakain ng limang klase ng prutas at limang klase ng gulay araw-araw? Wala po. Kaya nga sabi ko kanina, madalas nagmamadali ang mga tao. Pansinin nyo, madalas po sa atin, bibihirang maghulay. Pansin nyo, madalas po sa atin, katulad ng sinabi ko, mabilisan, instant na lang ng instant. Kaya magugulat ka, pati sakit mo, instant na din. Tama ba? Pero dito po, sabi ko nga eh, kahit po magbago ang WHO, gawing doble yan, gawing sampu-sampu, okay lang kasi ang C24/7, may dose-dose, pasok pa din tayo. Tama ba? So we also have 12 healing mushrooms. Maganda rin po yan sa mga digestive system mo natin. At maganda rin po yan, 12 digestive enzymes. Ito po para hindi ka maging constipated. Normally po, mga babae constipated. Para hindi po kayo maging constipated, drink lots of water. Siyang kumain po tayo ng mga fiber. At sabayan po natin ng C24/7. Ay, grabe. Sobrang sarap ng bowel movement mo. And meron po tayo 10 herbs and specialty nutrients good for our brain, skin, eyes, heart. Meron tayong 5 essential fatty acids. For anti-aging and antioxidants, ang maganda po dito, na-enhance po ang ating anti-aging. Sino po ba dito nag-enjoy pag tumatanda yung skin niya? Wala ba? Lahat gusto mo ang bata. Tama ba? Kagainan po natin ang C24/7, medyo pinapabagal po niya yung aging process natin. Maganda po ba yun? Yes. At alam niyo po ba kung gusto niyo talaga maging glowing, bright, at clear ang skin niyo, uminom po kayo ng C24/7 kasi po ang gagawin po niya sa loob ng katawan natin, aside sa pro-protector niya, yung mga organs po natin sa katawan, dahil pag yan po humaba yung buhay, magre-reflect po yung ganda po ng ating mga internal organs. So ikaw ngayon, pag nakita ka, parang si friend hindi ganyan itsura. Parang gumuwatan ng 5 years. Yeah. Uy friend, parang ang ganda ng skin mo. Ano sagot mo? C24/7 lang yan. Tama ba? Maganda ba yun? Yes! Kaya di ka na, bumabata ka pa. Palakpala po natin ang C24/7. Okay po dito kung mababasa nyo, promotes longevity, lowers cholesterol level, enhances and balances metabolism, maging po na prevent po niya yung degenerative diseases like arthritis. Ine-enhance, ine-nourish, and strengthen po natin ang immune system po natin. Ine-increase ang ating glutathione sa katawan, kaya po may protection po tayo sa ating liver at nakapagpaganda po ng skin natin. Rejuvenate sa skin at
marami pa pong mga benefits ang C24/7. At tanong, maganda ba ang C24/7? Yes! Anong mga naman po natin? Yan, next. Ito pong C24/7 po natin. Kung mapapansin, nakalagay dyan, Phyto Alkate. Ito po ay ang stomach po natin, it is acidic in nature. Kailangan po ng acid ng katawan natin kasi siya po yung acid po tumutulong para ma-burn or ma-liquify or ma-digest po yung mga meat na kinakain po natin. So dahil po acidic po yan, ginawa po ng Nature's Way ang C24/7 natin, nilagyan ng phytoalkanoid. Yung phytoalkanoid, pinoprotect yan lahat na ingredients po ng C24/7 para pa pumasok siya sa katawan natin, hindi ma-burn ng acid, pero lahat absorb ng katawan natin. Maganda po ba yun? Yes! At ang maganda po yan, may Synertec po siya. Ang maganda sa Synertec, instead po na sobrang dami po ng laman ng C24/7 natin, nagtutulong-tulong po yung bawat isa para mas ma-enhance po yung mga magagandang benefits po ng mga ingredients natin. Maganda po ba yun? Yes! Palakpan naman po natin ang C24/7. Yan, next! Pakisabi sa ating mga Complete Phyto Energizer. Complete! Yan! Ito po, complete po natin. Kapareho rin po siya. Halos kapareho ng C24/7 natin. Kung kanina may 22,000 phytonutrients, ito po may 16,000 phytonutrients. Mas na-recommend po natin to sa lactating mother, sa mga buntis, sa mga 60 years old and above, sa may mga uminom ng mga blood thinning, sa may mga reproductive problem. Siya, ang complete po ang nire-recommend po natin. Ang maganda po dito, kapareho po din po ng complete, ang dami pong benefits. Habang uminom ka ng complete po natin, na energize ka, pre-protectan yung buong body mo, bumabata ka pa. Maganda ba yun? Yes. Next, we have, pakisabi sa ating mo, Restore Life. Restore Life. From the word Restore Life, nire-restore na yung buhay po natin. Because of resveratrol, ang gagawin po niya, nire-reverse na yung aging process natin. Pre-protectahan na yung lahat po ng organs natin, especially yung heart natin. Pag na-protectahan lahat ng organs po natin, hahabang buhay, in return, haba din ba yung buhay natin? Yes! Haba yung buhay natin, babata ka pa, healthy ka pa. Ang maganda po dito, maganda rin po ito sa may diabetes, sa may mga prostate cancer, maganda rin po ito. At nakapagpapayat din po ito. Next, we have colidus. From the word itself, colidus, it's a cholesterol reducer. Nire-reduce niya, tinolowers na yung mga bad cholesterol po natin. Ito po yung mga fish oil. Fish oil, maganda rin po ito with vitamin E, so pampaganda ng skin. Next, we have Cardiopulse. Ito po ay system, service po ng company para po siyang angiogram. O, tinatawag siya angiogram alternative. So, anong ginagawa? Kapag po ba angiogram, malalaman po ba yung status ng puso mo, yes or no? Yes! Yes! Madalas po yung iba gumagastos po ng libo-libo para malaman yung status ng puso mo. Dito po ang gagawin, meron po tayong Cardiopulse Clinic sa baba sa third floor at meron din po tayo sa mga branches po natin. Ang gagawin mo lang, punta ka lang po doon, may certificate naman po, ang gagawin papakardiopulse ka, meron po doon parang sipit, ilalagay lang po dito. Yun po yung device po natin. After 3 minutes, malalaman na po yung status ng heart mo kung healthy ba o hindi. Malalaman po kung gano'ng kataas yung stress level mo, physical, mental stress, lahat po doon malalaman. Meron po nagpa-cardiopulse, mommy, medyo payat. Pag-cardiopulse niya po, lumabas po sa kanya, type 7, ibig sabihin high risk. Siyempre sabi niya, payat naman ako eh, bakit ako high risk? Ginawa niya, nagpa-consult ulit siya, nagpunta ulit siya sa ibang branch po natin, nagpa-cardiopulse. Naka 4 times po siya nagpa-cardiopulse, lahat po type 7. Hindi ibig sabihin pala na payat ka, kala mo healthy ka na. Noong in-interview siya, napaka-stressful daw po pala ng buhay niya kasi po siya ay negosyante. So kaya nga sabi ko sa inyo, ang stress, nakakamatay yan. Gusto mo ba maiwasan ng stress? Yes! Itiyan mo ulit ang nasa kaliwa at kanan mo. Ayan. Ayan, ang maganda po dito, meron din po tayong product na Vidamax. Pakisabi sa kanila mong Vidamax. Ang Vidamax po, ito po ay capsule form na nire-regulate po yung blood circulation po natin. At para po ito sa heart po natin, ang ginagawa po niya, ito po ay magkakaroon ng artery dilation. Pag sinabing artery dilation, pinapaluwag or nire-relax yung mga blood vessels po natin. Normally po kasi, as we age, lahat po naman kinakain po natin, simula bata tayo hanggang tumanda tayo, yung mga bad cholesterol, napupunta po yan sa lining ng mga ugat po natin. At kapag yan, kumapal na kumapal, mahirapan na yung flow ng blood. Kaya
So ang gagawin po ng Vitamax po natin, tutulungan yung blood circulation natin at the same time, i-relax na po yung ating blood para mas maka-flow ng maayos. So maiwasan mo yung heart attack at saka cardiac arrest. Maganda po ba yun? Yes! Yeah, in a natural way. So maganda po niya, next product natin, ito naman po, Vita Juice. Pakisabi sa kanila mo, Vita! Vita! Ito naman po, kapag po ikaw ay naiinitan, gusto mo mag-soft drinks, tanggalin mo na yun. Palitan mo na lang ng Vita natin. Kung gusto mo mag-icy, tanggalin mo rin, mag-Vita Juice ka na lang. Dahil ito po ay mag-merong artery dilation habang umiinom ka po. Ito po ay nagkagumutulong para mas maiwasan mo yung mga heart attack at ibang mga problems sa puso natin. Imagine mo, nakalagay dito, 62 to 91% immediate increase in artery dilation once na uminom ka po agad ng Vita Juice natin. So yung mga may mga sakit sa puso, mga na high blood pressure, maganda pong i-take tong Vita po natin. At nagkakaroon ka ng 23% sustained long-term increase ng artery dilation within 6 to 8 weeks mo pong iniinom yung Vita Juice natin. So habang uminom ka ng Vita Juice, ine-enjoy mo na yung lasa, healthy ka pa. Maganda po ba yun? Yes! Alam pa ka naman po natin. Next, kung meron po kayong mga babies, ang maganda po dito, meron tayong tinatawag na KD247. It is a Nutra gummies. Parang candy lang po siya. Instead po na painumin niyo na hindi masyadong masasarap na vitamins, eto na lang, parang candy lang siya. Ang maganda po niya, nakabalot po isa-isa yung ating mga KD247 sa aluminum. At alam niyo po ba kung gaano kaganda ang KD247? Meron siyang 26 vitamins and minerals at 14 fruits and vegetables. Ang maganda po dito, or 26 fruits and vegetables at 14 vitamins and minerals. Ang maganda po dito, di ba sabi ko naka-aluminum siya? So kahit po mainitan po siya, yung content, yung vitamins po na nasa loob ng KD247 natin, nandoon pa rin. Maganda po ba yung ganon? Yes! Yan. So maiiwasan ng mga bata magkasakit. Next product natin, sino dito uminom ng kape tasa kamay? Yan! Kesa po mag-ibang brand kayo, eto na lang ang Liven natin. Bakit? Ang Liven po natin, it is the world's first coffee-sutical. Pag sinabi yung coffee-sutical, habang uminom ka ng kape, may mga health benefits ka. Ang maganda po dito, it is alkaline, so kahit po ikaw ay acidic, pwedeng-pwede siya. At yung kaninang shinare ko sa inyo ng Complete Phyto-Energizer, yung one-third po ng capsule po nun, meron po in every sachet ng ating Liven coffee. So ito mo, pwede mo ma-enjoy na original latte, cappuccino, at meron din po tayong sugar-free. At yung sugar-free po natin, ang pinangtamis po natin doon ay tinatawag na stevia. It is a natural sweetener po na 300 sweeter than sugar. Pero nakapag-normalize ng blood pressure at blood sugar. Habang nagkakape ka, may mga health benefits ka. Maganda po ba yun? Yes! Siyempre, kung meron tayong Liven, meron din tayo? May choco. Pwede pang bata, pwede pang matanda. Ang maganda po dito, alkaline po siya, the world's first choco-sutical. Meron din pong complete phyto-energizer in every sachet at DHA 45 with DHA. Ibig sabihin, pampatalino at para sa brain development. Next, we have Burn. Sino dito ang mga may kakilala na gustong magpa-sexy? Taas ang kamay. Yan. Gustong-gustong magpa-sexy. Meron pong ways. Apat na ways para maging sexy at healthy ka. Number one, kailangan ka po bala uminom ng water, lots of water every day. Number two, kailangan mo pala mag-exercise ng minimum ng 30 minutes every day. Minimum po yan. Kailangan gumalaw-galaw ka po para mapumayat ka. Number three, kailangan kumain ka ng mga healthy foods. Medyo i-minimize mo or kung mas kaya mong kontrol yung sarili mo, tanggalin mo na po yung mga fatty foods. At number four, para maging sexy ka at maging healthy ka at the same time, uminom ka ng mga burn products natin. Yes. Yeah. So ito pong burn meal replacement po natin. It is an appetite suppressant low-calorie diet. Ang maganda po dito, 110 calories lang po siya in every sachet po natin. So para ka lang po umiinom ng shake nito. So habang uminom ka ng shake, pumapayat ka. Gusto ko lang po yung acknowledge ha, kasi meron po tayong biggest loser na winner. Andito po si Miss Sugar Peneverde. Tayo ka naman po. Yan, nakasama ko po siya ng USP. Grabe, sabi ko nung nakita ko po siya, grabe. Talagang dapat ikaw talaga yung biggest siya, ano, biggest loser siya, ano, winner. Dahil sobrang talagang
ganda ng improvement na nangyari po sa kanya. Dahil po yan sa burn products natin. Palakpakan naman po. Next, we have burn mate iced tea. So habang nag-mate iced tea ka, nag-iced tea ka, hindi na burn-burn na. Ang ginagawa po nito, appetite suppressant, pinapabilis din yung metabolism po natin. Next, we have burn slim tablet. Ganun din po siya, may Garcinia Cambodia extract, pampa-appetite suppressant, pampabilis din po ng metabolism. Habang pumapayat ka, nagiging healthy ka din. Ang maganda rin po, meron din po tayong leave and burn. Hindi lang po nakalagay dito. Leave and burn, habang nagkakape ka, pumapayat ka in a natural way. Maganda po ba yun? Yes! Next, sino dito ang may kakilala na gustong magpabata, magpaputay, magpaganda? Yan! Meron po tayong product niyan. Ang tawag po dyan, Perfect White. It is a skin whitening tablet na ito po ay 3 to 5 times more potent than glutathione. Ang maganda dito, habang umiinom ka ng Perfect White natin, on continuous intake, pwede kang bumata ng 10 to 20 years. Ang gagawin niya, ang continuous intake, sabi ko, at tuloy-tuloy po, hindi lang one bottle. Ang gagawin po niya, unti-unti niya minimize sa mga wrinkles mo. Minimize niya yung mga blemishes mo. Yung mga pekas mo sa mukha, mga dark spots mo, minimize niya. At bumabata ka. Nakapag-prevent din po siya ng UTI, nakapag-prevent din po ng hair loss, nakapag-improve ng eyesight, nagpapaganda at lighten ng skin. Maganda po ba yun? Kung gusto mo nang mas mabalis na mag-lighten ang skin mo, lagyan mo po siya ng white light. Pakisabi sa katabi mo, white light. Pag sinabing white light, ito po yung the first glutathione sublingual spray. Pag sinabi po glutathione, nung ako po yung bata pa, akala ko pag glutathione pang paputi. Yun pala, ang glutathione, it's a liver detoxifier. Dinidetox niya, kine-cleanse niya ating mga liver. Kasi ang liver po natin, yan yung tagasala ng mga duming kinakain po natin. So example po, mahilig ka uminom ng alak, liver po ang unang masasira. Mahilig manigarilo, liver kagad. Mahilig kumain ng mga fatty foods, kaya may mga fatty liver, nasakit, tama ba? Yun po, liver po yung unang natatamaan. Ang gagawin po ng glutathione, i-pre-prevent niyo po yung further damage ng ating mga liver. Ang maganda po niyan, on added effect, or kapag sobra kang intake ng glutathione, ang added effect niya, ikaw ay puputi. Ang maganda po dito, ang glutathione, na-absorb siya ng body kapag with vitamin C. So sa atin po with vitamin C at ito po ay sublingual. Pag sinabing sublingual, under the tongue application. Sa ilalim po kasi ng dila natin, marami siyang open glands. Na pag dyan po in-spray, mas mabilis po ma-absorb ng body po natin. Pansinin niyo yung mga tao may na-high blood. Bago pumunta sa doktor o sa hospital, anong ginagawa? Nilalagyan ng gamot or bawang yung nasa ilalim para mag-normalize yung blood pressure. Tama ba? Dahil sa ilalim ng dila po natin, mas mabilis po dyan ma-absorb. So, ganun din po ang ating glutathione sa ilalim po ng dila. I-spray mo lang po siya ng 4, tapos mag-stay ka po ng 20 seconds to 1 minute at pwede mo na po siyang lunukin. Akala po na ibang pambabae lang po ito, hindi. Pwede rin po ito sa panlalaki, lalong-lalo na pang mahilig kang manigarilyo at uminom ng alak. Pwede po ito sa'yo. Maganda po ba yun? Yes! Ang maganda po dito sa ating white light, pupukit, pumunti ka na, gaganda po yung skin mo, magiging healthy ka pa, mas unique and safe po siya compared sa capsule or injectable. Palakpakan naman po natin ang white light. Next, ito po sa isa po sa pinakalatutuwa po ang mga products po natin, yung mga natural essential products po natin. Ito po ay 100% all natural from Japan. Yung coffee scrub po natin, after mo maligo, ang gagawin mo, ilalagay mo siya dun sa part ng katawan mo na medyo gusto mong paliitin o papayatin. Kasi ang gagawin po nito, yung lipolysis po, ang gagawin, pag in-apply mo po sa chan mo, ililipo lang po siya, example, malaki yung chan mo, lipo lang siya ng 15 minutes bago mo siya i-wash off. Ang gagawin po niya, susunugin na po yung mga taba natin. So habang nagsascrub ka, kumikinis, yung mga cellulites mo, yung mga, kita mo yung mga, ano tawag cellulites? Stretch marks mo, kumikinis na, pumapayat ka pa, kinocontour pa yung katawan mo. Maganda po ba yun? Yes! In a natural way, papayat ka. Yes! Parang makaramang po natin. Next, we have instant boy. Tumusin mo na
kasi lotion po ito. Pag pinay mo, di ba ako po ay medyo fair na yung skin ko. Nung ginamit ko po itong instant white, ay grabe, maipuputi pa po pala ako. Grabe, parang pang-artista talaga yung kunis. Yung tipong pag nakita mo, parang kala mo, ano kala mo, sobrang parang nilagyan ng cover. Ganun po maganda itong instant white natin. At ang continuous application ng ating instant white, hindi lang po maglalighten yung skin mo. Yung mga scars mo po dyan, maglalighten din po siya. At yung mga keloid nyo po, medyo mag-minimize po siya. Ganun kaganda ang ating instant white. Next, we have coffee strawberry scrub. Ito po ay pore minimizing. Kapag po nilagyan mo yun sa mukha mo, 15 minutes mo lang din po siya ibababad. Kung continuous intake po ni, continuous use po ng ating strawberry scrub, unti-unti po mapapansin mo yung skin mo, kumikinis na, yung mga pores mo pa, medyo lumiliit na siya. Ganun po kaganda. And we have antioxidant toner. Yung toner po nito, ang gagawin mo, shake mo muna bago mo siya i-apply. Ito po ay pampakinis ng mukha. At the same time, pampalit din po ng pores po ito. It's 100% natural from Japan. And we also have oxygen bar antioxidant, anti-aging. So, habang ginagamit mo po ito, minimize na po yung ating, yung mga freckles po natin. At the same time, yung skin po natin, pinipigilan niya po yung aging process. At kung gusto niyo po pala, ito po, sa mga babae, kung gusto niyo po mapatili na medyo yummy looking po yung skin mo, every night po, kailangan po kayong nag-wash ng face. Dati po, tamad na tamad po ako maghugas ng mukha. Kung nara, syempre, di ba, pag sabi niya, pag na daw mag-ilamos, syempre gano'n naman ginagawa ko. Pero alam niyo po, pahingayin niyo lang po, then after po ng ilang muna, nagpahinga na kayo, kailangan i-wash niyo po lahat ng makeup, kahit po lalaki, i-wash niyo po yung face niyo every night. Kasi kapag may makeup on ka na itutulog mo siya, alam niyo po yung skin po natin, nag-age po siya ng 1 week or 7 days kagad. Ganon kabilis. So, kailangan po, dapat lagi kang nag-wash ng face mo. After mag-wash ng oxygen bar natin, lagay mo yung toner natin. Tapos, bumili ka po ng magandang moisturizer para mas ma-prevent po yung, or ma-preserve po yung skin po natin para maging young looking skin. Maganda po ba yung ganon? Yes! Yan. Next, we have feminine and masculine wash. Madalas po, pag sinabing feminine wash, alam natin, kailangan dapat pag medyo matanda ka na, hindi po. Yung iba po kasi akala, naku, mag-feminine wash ka kasi may asawa ka na. Hindi po, kahit dalaga, basta may period ka na, kailangan na ng feminine wash. At hindi lang po pang babae, dahil meron din tayong masculine wash, panghugas naman ng sa lalaki. Ito po ay panghugas ng pipi. Ng private part. Yung iba naman kasi akala ko ano na yung pipi. Yan, private part. Ito po ay pang-hygiene po natin ito. So, meron po siyang strip dyan na color green. Kung makikita mo, ayan po yung negative ion para maging mabalance po ang ating pH. Palakpakan naman po natin. Next, we have deep cleansing and whitening bar. Ito po yung paborito kong araw-araw, twice a day po kasi ako naliligo. Ito po yung aking ginagamit. Grabe, kung dati po ay ako po yung natatakot mag-try ng kung ano na sabon, tsaka mga papaya or lightening. Ito po, sobrang na-inlove po ako dito na kahit kapag wala na ako, parang, ha, wala na akong natural essential, parang natataranta na ako. Kasi sobrang ganda po ng sa skin ito. Pag ginamit mo po siya, magla-lighten na yung skin mo, may antibacterial properties pa siya. At the same time, pag nakita mo, alam niyo yung parang kusa siyang naglilibag? Ganun po. So, matatanggal po yung mga dry skin mo or dead skin cells mo in a natural way. Tapos, paglabas mo na sila talagang energized ka, fresh na fresh ka. So, ganun po kaganda nito. At everyday, dahil nagto-toothbrush naman po ako everyday, ang maganda po sa toothpaste natin is 100% natural. No chemical added po ito. Ang maganda po dito, nilagyan natin ng complete phyto-energizer at nilagyan pa po natin ng 5 herbal ingredients para po ma-prevent po yung bad breath, yung gingivitis, yung mga sore throat na yan. At kung mapapansin nyo, kung kayo ay nagto-toothbrush, pansinin nyo po yung toothpaste nyo. Dapat po sa likod po nun, meron pong strip yun eh, sa ilalim. Kailangan po color green. Kasi kapag po black or blue or red, may mga halo po ng mga chemicals yun. Especially po, yung iba pong mga whitening na toothpaste. Pag ginawa ka nyo pa lang po yung toothpaste, di ba magaspang? Pag magaspang po, nakakasira po siya ng ipin po natin. Nakakapag natatanggal po or sinisira po niya yung first layer, yung mga enamel po natin. Kaya pansinin mo, mas mabilis kang mangilong. So ito po sa ating natural essential, natural way, papapressure ang breath mo, kaganda pa po yung ngiti mo. Ngitian mo ka ulit, so nasa kaliwa at kala mo. Yan, natural essential toothpaste, yan. Huwag lang huminga.
Giro lang. Next product natin, kung mapapansin niya, may nakalagay po ako? Eye Protect. Hindi lang po ito accessory, pero ito po ay Eye Protect 24/7. Ma-pro-protection ka. Ito po, antibacterial and antiviral mobile na dala-dala mo palagi. So, 1-2 ranges yan, protektado ka po. Di ba madalas pag may nagsisi sa harapan mo, baka ganun? Di ba? May mga matching sa harapan mo. Pag yung mga bacteria na pag na-inhale mo, madalas nagkakasipon ka na rin kagad. So, pag naka-eye protect ka, mas mabilis, mas ma-prevent mo po yung mga ganung mga sakit. Ang maganda po dito, yung laman po nito, pinapalitan po ito every 60 days or 2 months. And maganda po niyan, kung sa bahay naman, meron ako mamamasin yung orange po na yon. Ma-orange dyan sa mga gilid. Meron po tayong tinatawag na Eye Protect Home. Pwede po yan ilagay sa bahay nyo, sa sasakyan, sa kwarto ng mga baby nyo. Kapatid po sa ref, pwede po yan. Para maprotektuhan po yung buong bahay po natin. Palakpakan naman po natin. Next, we have Care Lift. Sino dito ang mahilig maglagay-lagay ng mga thermal patch na medyo maanghang? Yan. Eto, bagay na bagay ito sa'yo. Alam mo, tungtuwa po ako dito sa Care Lift na to kasi every time po na may period ako, nagkakaroon po ako ng dysmenorrhea. So, di ba, yung iba sabi na, oh, pag hindi mo na kaya, mag-pain reliever ka, hindi po kuminom ng mga gamot. So, ginagawa ko po yung Care Lift, nilalagay ko po dito, grabe. Ilang minutes pa lang po, nare-relieve na ako. At kung meron po akong mga stiff neck, meron din po akong mga sakit sa likod, nilalagay ko lang din po itong Care Lift po natin. Ito po ay non-addictive. At sobrang ganda kung ayaw nyo po na mapaso or mano yung skin nyo. Ito po maganda po yung Care Lift po natin. Ganun po maganda to. Non-addictive po siya and natural way. Itatanggal po yung mga aches natin sa katawan. Maganda po ba yun? Yes. Palakpakan naman po natin. Yan. Yan. Next, yun na po lahat ng products natin. Gusto nyo po bang malaman lahat na mga ininom kong products? Yes! Yan. So, everyday, dati po kasi ito po yung giniinom ko. Explain ko bakit nag-iba na ako. Dati po, ang iniinom ko po, regularly, 2 to 4 capsules of complete. Bakit medyo marami? Kasi sabi ko kanina, as I mentioned before, ako po ay mahilig sa fast food dahil ako po ay laging nasa labas, on the go lagi, may mga schedules. So nangyayari po, mabilisan na kain, fast food na lang, drive-thru lang, ganun nangyayari sa akin. So syempre, kapag lagi kang fast ng fast food, pati buhay mo fast na din. Tama ba? Baliwala ang dami mong kita kung magiging may sakit ka naman. Tama ba yon? So kaya po, 2 to 4 capsules po ko of complete everyday, I take 1 colidus, dahil nga po ang mga fatty foods din ang kinakain ko at di maiwasan. Uminom din po ako ng Restore Life. Uminom po ako ng 2 Perfect White. Siyempre para yung aging. Tama ba? Tapos, ako po ay umiinom po ng May Choco. Paborito po ang May Choco. Pag mainit ang panahon, minsan po nag-burn mate ako. Di ka naman nagbibida ako. Depende po sa gusto ko. Everyday po ako po ay naliligo. Kaya ako po ay naggumagamit ng Deep Cleansing and Whitening Bar. At dahil nga po everyday ako naliligo, naguhugas po ako ng feminine wash. Kaya talaga mabango po talaga ako. Yun talaga yun. Yan. Inaabangan nyo kung ano masasabihin ko, no? Malaki mo talaga. Masarap ang ba talaga? Yan. So, alam mo, nakakatuwa po kasi hindi po ako uminom ng mga AIM Global products. Opo, hindi po ako uminom. Ako po ay lumalaklak ng mga AIM Global products. Dahil alam ko kung gaano kaganda ito, bakit hindi ko laklakin. Tama ba? And kasi nga po, months ago po, nung ako po yung nagpa-ultrasound, may nakita po na something sa aking ovary. So, nagtanong po ako sa doctor po natin. Ang sabi po niya, kailangan ko po muna mag-switch po from, tagalin ko po muna yung iba kong ginagamit. Uminom po muna ako ng complete phyto-energizer, 6 capsules per day. Tapos, uminom po ako ng white light. Yun lang po yung ginagamit ko hanggang ngayon. Nakakatuwa po kasi yung first ultrasound ko, medyo marami po yung nakita na something sa ovary ko. Yung ika-second month ko po na pag-ultrasound, meron na minimize. Yung ika-third ultrasound ko po, clear na po siya lang. So, sabi ko, ang AIM Global talaga, hindi lang ikaw papayamanin, pero magiging healthy ka pa talaga. Tama ba? And good thing with our products po talaga, meron po tayong foundation na natutulungan. Yung mga proceeds po na napupunta, percentage po kasi yung mga products po natin. May proceeds po yan na pupunta sa Alive Foundation natin. So Alive Foundation,
Always live in victory, everyday foundation. Tumutulong po tayo sa mga nasalenta, nag-charity work po tayo. Last May po, nagkaroon po tayo ng tuli operation, nagkaroon po tayo ng medical mission, nagpamigay po tayo ng mga relief goods, kung saan-saan po yung kailangan ng mga tulong, nandoon po yung Alive Foundation. So tayo po lahat, uminom ng mga AIM Global products para maging healthy, para gumanda, at ang pinakamasarap, nakakatulong tayo sa maraming tao. Masarap po ba yun? Yes! Kaya po ang AIM Global mas binibless kasi nagiging blessing po tayo sa maraming tao. And speaking of blessings, syempre kasama ang blessings,